actually had an application. So it was received by the Malacañang. Mm-hmm. So it's an application for Department of Health Secretary mm-hmm. and for the FDA Secretary. So I hope that President Rodrigo Duterte will consider my application. Mm-hmm. Ano po. And I think one of the issues there that I really want to tackle is vaccine safety. Mm-hmm. Yeah, vaccine safety studies, and then for all the manufacturers, you know, they have to be required to enlist, but it shouldn't be as long. Because the problem, yeah. The process is so long. The process is so long. Now, they were asking me, honey, just in case I become an FDA director, am I willing to dissociate myself with my business? Yes. And I told them, yes. Because what we have to do is we have to look at the greater good. Uh-huh. And how you can serve the most people in the most beneficial way. Next for us, if we're gonna go back or not. But if we're gonna go back to Phil, I would definitely, the only thing that I would definitely see is that I'm an FDA director, just to change. Or DOH director. Or DOH, yeah. Mas maganda, it's gonna be DOH. And as a matter of fact, that offer still stands as well. So if you would happen to see this, Secretary Pinello or President Duterte, Dr. Farah would choose to be an FDA director or DOH director. I don't think she can do it for free. So one peso per year. Mm-hmm. One peso per year. One peso per year. I'm just going to clean, just so I can clean the Department of Health. Because I think they have forgotten that. The Department of Health was promulgated to protect the healthcare of the Filipino people, and that's not what's happening right now. So yun lang naman, they have forgotten what is the DOH role. Well, so they're there to protect and help the Filipino people, not there for personal reward. Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Nako, may babanatan tayong matindi ngayong araw na ito. Ito na nga, lumabas na sa balita, lumabas sa Philippine Star na naghahanap na ng kapalit ang ating Pangulong Duterte para kay Secretary Duque ng DOH. Ayon sa balita na ito, although hindi yun sila binanggit ang kanilang sources, kaya lang, sana nga totoo. Ayon daw sa kanilang source, dahil daw sa, alam nyo na, kapalpakan ito ni Sec Duque, naalala ninyo, ginisa ito ng Senado at pinagre-resign nga rin ito ng Senado. Tapos, di ba, meron pang issue patungkol dun sa overpricing ng mga equipment. So, medyo ang ating Pangulo, sabi nitong Philippine Star, medyo hindi na ho siya confident dito kay Duque. Ano naman, totoo, kaya lang, alam mo naman ang Philippine Star. Madalas din maglabas ng fake news . Kaya minsan nakakaduda, pero sana totoo. Okay, dahil lo, inaantay na nga daw ni Pangulong Duterte na mag-resign, or kung hindi mag-resign, i-fire na itong Secretary Duque na ito. Alam naman natin, kahit ultimo sa OFW, di ba, nagsalita ng ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, pauwiin na yan. Dapat in 1 week, makauwi na yung mga OFW na yan. Di ba, kung maaalala ninyo, pinag-usapan natin sa ating YouTube channel, na isang dahilan kung ba't hindi mapauwi itong OFW, actually major na dahilan, ay hindi pa ho lumalabas yung test result nila, o di kaya yung kanilang certificate na clear na sila. Di ba, kung ang atin din matatandaan, pinag-usapan natin sa YouTube channel yan, ang dahilan ho niyan, sabi ng DOH, dahil sa nagkakaproblema sa encoding. So talaga hong alam nating na sa tingin natin talaga, palpak na palpak ho ito si Sec Duque. Dapat naman, totoo itong sana naman, at totoo itong binalita ng Philippine Star. According daw sa isang source nila na cabinet member na hindi nagpapangalan, okay? Inimbestihan daw ni Pangulong Duterte ito at talagang gusto nang mawala si Sec Duque. Either i-resign o i-fire siya. Yan ang pinag-uusapan. Ngayon, ang tanong, totoo ba o hindi? Sana totoo, pero tandaan ho natin, ang naglabas po nito ay Philippine Star. So, ewan na lang ho natin kung totoo ito, ha? So, we wish na sana
finally, mapalitan ng mas agresibong secretary. Yung dapat yung talagang merong malasakit at saka merong ano, meron siyang puso para sa mga kababayan natin. Sobrang bilis kumilos. Dapat to ganyan. Wish natin, marami ho tayong wini-wish. Pero ako, wini-wish ko sana si Doc Willie kung pumayag ho siya. Kasi ho, kailangan ho natin ng, ano, ng magaling na secretary, magaling makipag-usap sa tao, tapos agresibo, tapos may puso sa mga tao. Alam naman ho natin si Doc Willie, patagal nang naninilbihan ito. Hindi pa ho uso ang politika sa Pilipinas. Nagsisilbi na to sa taong bayan. Ganyan ho yan. Yun lamang po. Yan ho ang balita ng Philippine Star. At ako po muli si Banat Bay. Na tayong itinatayong mga testing centers. At marami na pong nagbibigay ng mga testing kits. Oy, that reminds me, pinagkakaguluhan na naman nila, pinag-aawayan naman, yun namang rapid testing. Sapagkat itong pribadong sektor sa pangunguna ni Joey Concepcion, pinapanukala nila na magkaroon ng mga rapid testing kits yung gagamitin din. Yung bang madedetermine nyo yung kung meron kayong antibodies na na-develop sa katawan. Ang ayaw naman ng mga doktor sapagkat sabi niya, hindi naman tayo nakakasiguro yan. Baka mamaya, mga false negative pa yan. So nagkaroon ng prakaso doon. Mag-apologize na nga si Joey Concepcion dahil meron yata siyang nasabing medyo masakit na hindi katanggap-tanggap sa mga doktor. Pero alam po ninyo, siguro naman yung kailan Joey Concepcion kesa wala. Kasi kung we will limit ourselves doon sa PRC na matagal, meanwhile, alam mo, mas maganda yung wala o meron. No, kahit na, paano, after all, pag tinest ka naman dun sa rapid testing, ibabalidate naman yun, malalaman mo rin kung totoo nga o hindi. Kaya, palagay po natin, itong kaibigan natin si Jonathan De La Cruz, masyado kang hot. Okay, first wave, second wave, third wave, para pareho pa rin yan na meron tayong COVID. Ang mahalaga, ready ba tayo? O, yun nga ang ginagawa ng gobyerno. Pinaghahandaan natin. Kaya yung kaninang binanggit natin na merong bagong laboratory itatayo sa Batangas. So yun, makakatulong yun. Marami na po tayong tinatayo. Di ba, sabi ni P.S. Roque, ang target natin, 32,000. Test sa isang araw. Hopefully, marireach po natin yung goal na yun. Upang malaman na natin kung sino yung mga delikadong may sakit at may layo natin dun sa mga hindi pa nangahawaan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng tinatawag na modified lockdown. Pinababalik na natin yung mga ibang establishmento, mga factory, kahit nakalahati lamang yung workforce, para masimulan na natin uli yung ekonomiya natin. Sapagkat talagang pinaluhod tayo nitong COVID, hindi lamang tayo, buong mundo. Nung una, hindi tayo naglalaro, hindi tayo namumulitika. Sinabi na natin mulat sa poll, yung testing hindi pwedeng mass testing kasi 108 million Filipinos, how can you do that? So pinipili lang natin. Iginit naman ni Senator Pancilo Lacson na maraming pagpipilian si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging kapalit ni Health Secretary Francisco Duque III kung sakali mang tuluyan siyang masibak sa pwesto. Ibalita mo yan, RH12, Milky Rigunan. Milky?
Hindi umano magiging mahirap kay Pangulong Rodrigo Duterte na humanap ng kapalit ni Health Secretary Francisco Duque III sakaling ito ay sibakin o mag-resign na sa pwesto. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, merong 170,000 na doktor sa buong bansa na pwedeng maging mas competent at mas honest kay Duque. Lahat ng 170,000 doctors sa buong bansa ay kandidato ni Lacson na pamalit kay Duque. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, inaasahan niya ang pipiliin ng Pangulo ay may expertise sa kalusugan at walang business interest. Lacson to ni Soto at Lacson kasunod ng report na naghahanap na umano ang Pangulo ng pamalit sa kalihim. Matatandaan si Soto at Lacson ay kabilang sa 14 na senador na nanawagan para magmitiw si Duque sa tungkulin noong ikalawang linggo ng Abril. Tinukoy nilang umano'y failure of leadership, negligence at lack of foresight at inefficiency. Sabi ng mga senador, dapat nang magbitiw si Duque dahil sa mahinang pagpaplano at rasadong tugon, kakulangan ng transparency at pabago-bagong pulisiya ng gobyerno sa pagtugon sa pandemic. Ay, hindi naman po, kasi bago dumating si Vince Dinson, mabibilang nyo sa kamay ang laboratorio natin. Ngayon po, pinakita ko po, dumami na, no? Nasa 66 laboratories na po tayo. From Maricel Halili of TV5, a Philippine Star report stated that the president is reportedly scouting for somebody to replace the health secretary. Gaano daw po ito katotoo, and does this have something to do with the alleged overpriced procurement of medical equipment to battle COVID-19? With all this issue, buo pa rin daw po ba ang tiwala ng Pangulo sa ating health secretary? Wala akong alam sa artikulo na yan. At ang paulit-ulit ko pong sinasabi, kahit sino pa po sa kabinete, we all serve at the pleasure of the president. Kung nawalan po ng tiwala ang presidente, anytime, any cabinet member can be removed. Question from Reyna Tolentino of Manila Times. An SWS survey conducted from May 4 to 10, 2020, found that 87% of Filipinos out of 4,010 respondents were worried that anyone in their immediate family might catch COVID-19. What is the message of the palace to the Filipinos in relation to this, Secretary? Well, dapat naman po tayong maabala, no, dito sa COVID-19 habang wala pa pong vaccine, habang wala pa pong gamot. No? Pero hindi naman po kinakailangan na itigil na natin ang ating mga buhay. Patuloy po tayo ngayong binubuksan na natin ang ekonomiya dahil kinakailangan naman nating buhayin ng ating mga kababayan. Kailangan po mag-ingat lang, magsubot ng face mask, maghugas ng mga kamay, at mag-observe po ng social distancing at patuloy pong manatiling malusog. Kinukonsider ba daw po ng ating pamahalaan na bigyan ng option ang travelers na magpa-test for COVID-19 within a certain period of time bago ang flight nila patungong Pilipinas instead of being tested here upon arrival? Sa ngayon po, ang protocol ay kinakailangan upon arrival may testing ng PCR, kasi kapag kumuha po kayo ng advanced test tapos nagpunta kayo sa ibang lugar, eh po pwede na kayong mahawa. O di naman kaya sa aeroplano mismo, pwede na kayong mahawa. No? So, sa ngayon po, the guidelines remain, PCR tests for all bago po makapasok ng Pilipinas. Secretary Roque, nagkaroon daw po ng pahayag si Secretary Delphine Lorenzana kung saan sinabi niya na maaari na mag-shift sa general community quarantine ng Metro Manila at pabor naman dito ang chairperson ng Metro Manila Council na si Parañaque Mayor Olivares. Is Metro Manila really likely to shift to GCQ by June? Well, siyensya po ang magiging basehan natin. Paulit-ulit ko pong sinasabi, yung doubling rate ng COVID-19 kung patuloy pong bumagal at yung ating kapasidad to provide capacity, critical care capacity at syempre yung concern sa ekonomiya. So, antayin na lang po natin na magiging desisyon ng IATF. Ilang tulog na lang naman po yan.